mismong si Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr. ang nag-abot ng parangal sa 16 na bayan sa Bangsamoro Region na nagpakita ng kahusayan sa disaster response sa isinagawang Gawad Kalasag 2022 dito sa Cotabato City. Ang Gawad Kalasag Seal ay pinagkakaloob sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Councils ng mga bayan, lungsod, probinsya at mga opisina na sumusunod sa pamantayan ng kahandaan sa pagharap sa kalamidad. Top 1 sa nasabing parangal ang bayan ng North Upi, Maguindanao na tumanggap ng Beyond Compliant Award. Fully compliant naman ang tinanggap ng mga bayan ng Sultan sa Barongis, Parang, South Upi, Paglat, Ampatuan at Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao, Bubong, Piagapo at Wao sa Lanao del Sur, Lamitan City at Tuburan sa Basilan at ang bayan ng Talipaw sa Sulu. Sa Panayam, pinuri ni Secretary Avalos ang naipamalas na kahandaan ng nabanggit na mga bayan nang manalasa ang Bagyong Paeng nitong Oktubre. Well, alam nyo, yung awarding ngayon has been very thorough, no? Talagang hinimay po ito if they are compliant. Kasi there are several standards na kailangan sundin nila. Nakita mo naman yung ating mga awarding, napakarami nila. At hindi lamang of course sa ating mga local government units, nabigay din tayo parangal sa ating mga non-government organizations, sa ating civil society, no? Dahil alam naman natin pag pinang crisis is not only government. Ang importante rito, it's not only before the crisis but during the crisis and even after the crisis itself. Samantala, pasok naman bilang Gawad Kalasag National Level Awardee ang mga lalawigan ng Maguindanao at Basilan. Ayon kay BARM Civil Defense Office spokesperson Jofel Delicana, sumailalim sa masusing ebaluasyon ang mga nabigyan ng parangal. Piyan natin sa pagpili ng mapaparangalan para sa Gawad Kalasag. Tinitingnan po una dito ay may mga minimum requirements na nakaset sa batas tulad ng pagbuo ng local DRRM council, magkaroon ng permanenteng local DRRM officer at mga plano patungkol sa DRRM. Kasama rin po dito ang key components tulad ng competency ng isang LGU, yung kanyang structure as an LGU, kung meron ba siyang DRRM office, ang kanyang mga existing plans and policies, tapos in terms of implementation po ng kanyang programs. Dahil may kalaki po ito syempre yung budget, at least 5% ng local DRRM fund. Mula sa Maguindanao, ako si Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat.